tatapusin ko na ang problema sa mga musik sa atin, ang kapatiran. Hawak ko ngayon ang kanilang puno, si Pepe. Dahil sa laki ng kasalanan ginawa niya sa atin, paparamdam ko sa kanya ang hirap na dinanan nating lahat. Ginawa ko siyang isang nilalang na pinakasusuklaman niya. Malapit si Kael sa aring aswang. Konti pagkakamali lang natin maaari siya makatakas. Hindi natin pwede palampasin ang pagkakataon ito. Ito na ang tamang pagkakataon para mahuli natin ang aring aswang. Hindi natin dapat palampasin ito. Pepe, sigurado ka bang kaya mo na sumama sa operasyon? Opo, Tadalian. Wala nang kirot sa sugat ko. Andali naman ata gumaling ang sugat mo. Sabi ko naman sa inyo, Tadalian, the priest lang ito. Ma Pepe, Agustin, kayo nang bahala sa mga kasama ni Kael sa presinto. Kami ni Lolo Diyos at ni Asyo. Hakanapin namin ang mga posibilidad na pwedeng pagtaguan ni Kael. At saka nalang tayo ulit magkita-kita. Sige. Gamitin niyo na isang jeep. Tara, Ma Pepe. Salamat, Ama. Siguradong maraming kalahi natin ang matutuwa sa ginawa ninyo. Mahina na ngayon ang pundasyon ng kapatiran dahil wala na silang pituno. Madali nating malilipon ang lahat ng musik sa atin. At hindi magtatagal, magiging malaya na ang mundo natin. Ang mundo ng mga aswang. Wala ka ba napapansin kay Pepe? Parang may iba sa kanya. Napansin ko, Harry Polo. Baka dahil sa nangyari kay Mang Pepe kung bakit siya ganyang kabalsa. Tay, importante po ako sasabihin sa inyo. Kailangan ko kayong bigyan ng babalaan, Tita Laura. Babala tungkol saan? Tungkol po kay Inspector Reyes. Alam kong malapit si Tita Laura sa kanya. Tay, kumpirmado, aswang si Inspector Reyes. Huwag sana kayong makumbinsin sa ginawa ni Samuel sa pinuno ng kapatiran. Remedyo lang to sa mga problema natin at hindi solusyon. Ang totoo niya, mahal na Reyna, yan din po ang iniisip namin. At alam din po namin na iisa lang ang solusyon sa lahat ng ito. Alam ko, ang wala sa landas natin ang tagabantay. Sige, anak. Sabihin ko agad ito kay Tita Laura mo. Tay, kung sakali makausap ng Tita Laura si Inspector Reyes, baka sakali may makuha siyang impormasyon. Hindi na ako kasi siya namin mahanap ngayon. Kapag meron kaming nalaman tungkol kay Inspector Reyes, itatago siya agad. Kailangan makasigurado tayo na mawalan ng impluensya si Samuel sa mga kalahi natin. Dahil kung wala nang sumusunod sa haring aswang, mula sa pinakamataas na pinosisyon niya sa lipunan hanggang sa pinakamababang tagasilbi, hindi na niya mapoprotektahan ang Juan Dela Cruz na yan. Madali na natin siyang mapapatay. Juan, siya nga pala, kailan ka bibisita sa bahay? Pasensya na po kayo, hindi ako makakapunta ngayon sa bahay niyo eh. Dahil nahanap po namin si Inspector Reyes. Pero sa oras na mahuli na po namin ang haring aswang, matatapos na rin po ang misyon ko. Sige anak, naiintindihan ko. Mag-ingat ka lang. Salamat, Papa. Paano natin gagawin yun, mahal na Reyna? Ako nang bahala. Alam ko na kung sino ang dapat kong kausapin. Kukunin ko sa iyo ang kapalit ng kapangyarihan.
Ma. Saan mo nakuha ang lakas mong yan? Epekto pa rin ba yun ang insenso ang binigay ko sa'yo? Hindi, ma. At simula ngayon, hindi ko na kailangan ng insenso para lumakas. Ay, ano sabihin? Nakiusap ako kay Saragnayan. Umiling ako ng karagdagan lakas. Binigay ni Saragnayan ang hiling ko, ma. Sigurado ngayon matatalo ko na lahat ng mga umuusik sa atin. Bakit kaya? Anong gagawin mo? Nakausap ko siya, ma. Sinabi ko sa kanya na balak kong humuli at pumatay ng kapatiran tuwing gabi sa anyo kong prinsipeng aswang. Tay? Tay, napalaban daw kayo sa mga aswang? Ayos na mo ba kayo? Yung sugat ninyo, di ba kayo napuruhan? Ayos lang ako, anak. Natalo namin ang mga aswang. May nakuha po ba kayong impormasyon tungkol kay Kyle? Wala eh. Pero yung mga kasama niya na sinundan namin, kumpirmado ang mga aswang. Hindi nila ako makikilala. At hindi rin nila ako matatalo. Pumayag na siya, ma. Sa huli, si Juan ang kakalabanin mo. Tama ba ako? Huwag kang mag-alala, ma. Sa ngayon, malakas na ako. Matatalo ko na si Juan. Lalo na pa nagkaharap kami. Warden na kasabot ni Mikhail Reyes. Sinundan niyo ba? Nagtatago na rin o, tatahol yan. Alam kasi nilang iniisa-isa na natin sila. Ang Pepe, pinuntaan po namin yung mga bahay na nakarehistro sa pangalan ni Kyle. Pero wala po sila dun. Hindi po namin alam kung saan silang lunggal at tatago ngayon. At kung paano natin sila hanapin. Alam ko na! Sundahan-dahan! Natupunan mo si tatay ng agwa bendita. Pepe, sorry po. Pepe, ayos na po ba kayo? Ayos lang. Dali na. Pinag-aandaan ko lang po ang paglabas ng sibat ng kagitingan. Siguro na ipaliwanag na sa'yo ng lolo mo. Ang ibig sabihin ng tunay na kagitingan. Oo, Mang Pepe. Ang sabi po sa akin ni Lolo, ang kagitingan daw ang pinaka-importanteng katangian ng isang tagabantay. Ito magsasabi sa'yo kung ganap ka ng tagabantay. Ang kukumpleto sa 400 ng Bacan La Cruz. At ito ang pinakamahirap na pagsubok na kailangan mong pagdaanan. Ano pong ibig sabihin, Mang Pepe? Ang tunay na kagitingan ay may papakita ng isang tao na kaya niyang isakripisyo kahit ang isang bagay na pinakamahalaga sa kanya, kapalit ng tungkulin. Gaya po ng ginawa niyo kay Rosario. Kagitingan ang pinakita niyo. Dahil sinakripisyo niyo ang pinaka-importanteng tao para magampanan niyo ang tungkulin niyo sa kapatiran. Mang Pepe, bakit mo minasabi ko ba ako? Wala, Juan. Wala. Ipangako mo sa akin, Juan. Pagdating ng araw, kailangan mong isakripisyo ang lahat. Kahit ang pinakamahalagang bagay para sa'yo. Para gampanan ang tungkulin mo. Gawin mo. Tandaan mong sinabi ko, Juan. Ikaw ang tagabantay. Mahalagang unahin mo ang tungkulin kapalit ng lahat. Ito ang sukatan ng tunay na kagitingan.